Hindi may iwasan na kahit paano nagkakaproblema tayo. Siguro yung nararamdaman problema ngayon ni Puti is na yung experience din ng karamihan sa inyo. Bumiyahe na may naririnig kang lagatok. So yung naririnig kong lagatok tuwing umaarangkada is nanggagaling dito sa ating panggilid. Hey, kamusta mga idol? Ngayon, ikakatamuna natin yung mga ride natin na malayo, ipag-upload natin sa mga lugar na pinupuntahan natin dahil meron tayong isang kaganapan na gagawin ngayon. Ngayon, sasali tayo sa 1,200 kilometers endurance ride at ito yung tinatawag nilang biyahe ni Manoy. Dahil ngayon, si Puti, sumaba kung saan-saan ang biyahe, saan-saan probinsya, so hindi may iwasan na kahit paano nagkakaproblema tayo, di ba? At siguro yung nararamdaman problema ngayon ni Puti is na yung experience din ng karamihan sa inyo. Ano nga ba yung inanggagalingan ng problema ni Puti? So, masasagot natin yan sa mga susunod nating magiging episode. Hirap bumiyahe na may naririnig kang lagatok. Lagatok sa panggilid. Paano kaya yun? Mahirap naman bumiyahe na may problema, di ba? Okay. So yung naririnig kong lagatok tuwing umaarangkada is nanggagaling dito sa ating panggilid. Pag tumatakbo naman na maayos, wala naman ako naririnig. Every time lang talagang pag may angkas ka, tapos bigla kang aarangkada, may mahinang tulong na tok-tok. So feeling ko dito nanggagaling yun sa gearings natin. One of these days, dadaling ko to kay Master GY Zigzag para ma-check natin. Alam ko yung iba sa inyo nagiging problema na rin ito. Hindi nila alam yung gagawin. Minsan, iniisip nila dito lang sa crankcase cover. Yung iba, nilagyan na to ng rubber, pero ganun pa rin. Ito, nalagyan ko na rin to ng rubber, pero may konting tunog pa rin. Hindi naman siya malakas, minimal lang, pero nakaka-alarm lang din talaga. Alarming lang din kapag maririnig mo, tok, tok, lalo na kung may angkas ka. So, siguro, may share ko sa inyo sa mga susunod na araw, pero ngayon, ay pupuntahan na muna tayong isang lugar at meron tayong kukunin doon. Silipin natin. Santa Cruz! Oh, tama yung narinig nyo mga idol. Susubukan nga natin ikasa ito si Puti sa isang mahabang biyahe ulit. Di ba nakaka-excite? At ang kagandahan dito, may makakasama tayo. Hindi tayo magiging loner. So, syempre, kasama pa rin dun si Mrs. Easy Rider. At mahirap pag hindi siya kasama, nahirapan ako eh. Hop, malolos, Bulacan. Traffic pa rin, no? Syempre, yung gaganapin na endurance na yun is hindi ganun kadali. Alam naman natin yun. Kung napanood yung mga nag-boss iron man itong nakaraan lang, yung North Loop, ultimo yung mga naka-big bike, di ba? Halos napapagod sila, humihilata sila sa gilid ng daan. Ano pa kaya itong motor natin na mababa yung CC? Siguro mas nakakapagod yun, di ba? At ang kagandahan lang sa ginawa ng mga nag-boss Ironman, maganda yung daan sa North Loop. Konti lang yung sira ng daan kasi maaalala nyo kagagaling lang natin doon, di ba? Kaya nadaanan ko yung mga dinaanan nila. So dito sa Bicol, madaming part dito na sira-sira na daan kasi daanan to ng mga truck na tumatawid ng Visayas. Kaya medyo hindi maganda yung ibang part dito. At yun, mga nadaanan ko na rin yun before sa mga travel natin, sa ride adventure travel natin. Nadaanan ko na. Kaya alam kong hindi ganun kadali. Lalo na sa ganito kababang CC ng motor. Siyempre, si Puti, kailangan pa rin natin ng preparation. Kung matatanda nyo, napakaraming lugar na napuntahan ni Puti. Kailangan ipacheck ulit natin to. Wala, may napansin lang ako nga pala, sabihin ko lang sa inyo. Nung nagsibo tayo, syempre, unang iisipin natin, maglo-long ride tayo, di ba, na kailangan, ipacheck mo muna ito kung ano yung may problema, kapalitan or paayos. So, meron na nag-comment na sinisira ko raw yung motor. Iba po yung sinisira sa BMS na tinatawag. Pine-prevent mo yung mga gigisira. Yung ayos-ayos daw, sisirain. Hindi po, ganun doon. Kahit nga po mga naka-big bike, di ba? Yung mga nag-Ironman, bago sila sumalang, kahit alam naman nila na ayos pa yung big bike nila, di ba po pinapagawa rin nila, papacheck nila, papaayos nila. Kung may makitang konting problema, papapalitan nila. So, ganun din yung ginagawa natin dito sa easy ride natin. Lahat naman eh. Lahat ang dumadaan sa ganun proseso, sa ganun event,
Kailangan mo talaga yan. May agapan, nita na agad, di ba? Para maiwasan yung aberya sa daan. Normal lang na nasisira ang motor. Lalo na kung laging ginagamit. Ang nakakapagtaka yung nasisira nang hindi mo ginagamit. Anyways, kaya nga pala tayo nandito sa Bulacan. Meron tayong pipikapin at syempre meron sa ating nag-sponsor. Yehey! Yun ang masaya doon. Nilo sa akin, pati kay Mrs. Easy Rider TV. Meron po sa ating mag-i-sponsor. Pag sinabing Bulacan, alam nyo na yan kung saan man gagaling. At na-post ko na rin ito pala dati sa FB page natin. Halika, silipin natin. Let's go! Ayun, nandito na nga tayo sa J3D Apparel. Yan! Dito natin kukunin yung ating jersey. Let's go! Silipin natin kung gaano siya ganda. Excited na ako. Bago pala ang lahat, papakita ko sa inyo yung mga hawak niya J3D. Si Boss Big, si Katagumpay, yan, sila Paolo Busa, sila Jawo. Yung mga sinuot nila nung nag-endurance sila nitong Boss Ironman, dito rin galing sa J3D. Siyempre, yung idol natin, si Boy P. Tingnan na natin. Shoutout kay Sir JC, ang designer ng ating napakagandang jersey. Christmas. Yun, no? Astig, oh. Baliktarin mo, di ba? Ano yan? Versable. T-shirt muna. So, meron din tayong t-shirt. Saka mamaya, yung jersey mismo natin. Ayan, no? Kita nyo, mga idol. Wow! Ang gara! Oo naman! Alright, astig, di ba? Astig, oh, meron ba tayong face mask, tapos meron tube mask. Salamat pala kay Sir Dan, ha? Maraming maraming salamat, Sir Dan, sa binigay niyo sa amin ni Mrs. Easy Rider TV. Salamat sa pag-suporta kay Easy Rider TV. Maraming maraming salamat po rito sa J3D Apparel. Soon, sana ma-meet natin si Idol Boy P at makasama natin sa mga rides. Pareho kami ng trip ni Idol Boy P. Silipin natin si Mrs. Easy Rider, nagsukat na ng jersey niya. Yada! Nice! Nice! Basta may mga ganito, tatak J3D yan. Tara na, rides na! Woo! May merch na ako! Ang gara, ang gara, nakakatawa. Ito mga idol, yung ibang details dito sa ating official merch na gawa ng J3D Apparel ay makikita nyo sa ating Facebook page. Ipopost namin yan ni Mrs. Easy Rider. Nakakatawa, maraming maraming salamat po ulit kay Sir Dan of J3D Apparel, kay Sir JC sa designs. Thank you very much. Sobrang masaya, masaya kami ni Mrs. Easy Rider TV. Sulit. Sulit po yung tag-suporta nyo. Maraming maraming salamat. Ang babait nila dyan, ang gagaling ng staff. May susunod tayo ngayong darating na endurance ride na gaganapin sa April 30. Yan, yan. Doon sa April 30 hanggang May 1. Nabanggit ko nga kanina na hindi ganun kadali itong endurance ride na ito. At totoong ahit ako na napipil kong mahirap to kasi nadaan ako nga yung madalas na ruta nila. Ayos. Napakadaming blessing na dumating sa akin ngayong 2022. Bagaman noong 2021 is on and off tayo sa pag-vlogs natin. Medyo busy talaga tayo. Siguro ngayon, hanggat may time, aga-upload ng mga videos natin or may kinalaman dito sa ating motor or
sa mga pupuntahan natin at pinupuntahan. So napakarami po talaga naming naka-line up na mga lugar na pupuntahan gamit si Puti. At napakarami rin ang line up na i-edit ko na video. Yun nga mo, kaya hindi agad tayo minsan nakakapag-upload. Minsan talagang pag may rides kami ni CC Rider, may pupuntahan kami ibang lugar, natetengga. Dahil wala naman po akong ibang editor, kundi ako lang. So tingin ko, di naman natin kailangan ng editor. Hindi naman tayo sila katagumpay. So saka mas gusto ko yung ako yung nag-i-edit. Parang mas napipil ko yung pinapanood ko. Saka gusto ko mas ma-enhance pa. Hanggang ngayon, nag-aaral pa rin tayo mga idol. Pinag-aaralan pa rin natin yung tama, yung proseso. Alam ko marami pang mali sa ginagawa ko. Pero sooner or later, matututo rin tayo saan pa at patutungo. Matututunan ko rin lahat yan para sa inyo, para sa ikagaganda nitong channel natin, sa ikaw i-enjoy nyo. Alam ko this year marami pang mangyayari sa atin. Sana mo supportahan nyo kami ni CC Rider sa mga ginagawa namin, sa mga adventure namin. Malaki pa sa salamat po yun, lalo na yung nasa probinsya na ako nakasolid yung suporta nila. At yung mga kasama natin sa endurance ride, makikilala nyo rin sila. At ito yung mga nakasama ko na rin sa Zambales. Siguro mga maglalaro kami apat o magiging lima. Yung panlima, hinihintay lang yung papel ng motor niya. Once na dumating before deadline, tatakbo kami, baka lima kami. Ito yung JC natin, dahil sa tulong ng J3D Apparel, magiging available to sa Shopee natin. Or pwede rin natin sa meetup. So ayusin muna namin ito ni Mrs. Easy Rider pag dating namin sa bahay para planchado lahat ng inquiries PM. Pero ngayon pa lang may mga ano na tayo, may mga naka-reserve na dun sa ibang mga jerseys natin. Hinihintay na lang nilang makuha ko. Ina-expect nga namin na katapusan pa itong makukuha dahil sa galing at bilis ng J3D Apparel yun na provide nila to sa amin, nabigay agad. Chilis ako kanina habang nag-unbox si Mrs. kasi sobrang excited ko dahil sa wakas nagkaroon tayo ng ganito. Kung man talaga ito pinaplano na magkaroon tayo, okay na sa akin yung sinusuot ko na itim na damit na Easy Rider TV. So hindi natin nakalain na aabot tayo na magkakaroon tayo ng sariling ganito. At ang gumawa pa, yung gumagawa kila JTB Katagumpay, kila Jamo, kila Paolo Busa, kay John Norris, syempre kay Idol Boy First Time. So nakakatawa, no? Hindi ko lubos naisip. Si Sir Dan pa mismo ay nagbigay sa amin ng ganito. Mga idol, supportahan niyo kami sa aming endurance challenge. Kahit moral support lang, okay na kami rin mga ka-easy ride nyo na sasali ron. So meron din sasali sa part ng Laguna, sila Idol Trupa, Wen Mike, sila Idol John Ford, ng Lucena. Yung mga unang nakasama ko nung unang nag-endurance ako. Ang endurance ito ay 1,200 kilometers, biyahe ni Manoy. Maraming salamat kay Lord sa mga blessing na binigay nila sa amin. Once again, this is Easy Rider TV. Always remember, live, love, and ride. Woohoo! Happy yarn!